Good morning sa ating lahat. So maglalagay tayo ng MTS ngayon. Mag-MTS tayo, mag-install tayo ng MTS. Bali, ito guys yung kanyang housing. Ayan. Tapos nilagyan ko na ng kanyang male adapter na 3-port. Tapos ito yung kanyang breaker guys. Ayan, dalawa. So madali lang naman guys pag-assemble nito ng ating So guys, ang pag-assemble naman natin itong ating breaker dito sa ating MTS. Madali lang guys, meron siyang lock bit, meron siyang butas dito. Tapos ito. Madali lang naman guys, shoot mo lang dun sa butas. Ayan, dito. Tapos, pababa mo. May lock naman siya dito guys. Ayan. Ito yung lock niya. Ayan. Pag nakalock. Tapos, screw mo siya guys. Ayan. Ayan, hindi na yan matatanggal. Ayan. Ganun din dun sa kabila guys. Madali lang naman. Ayan. Tapos may lock dito. Ito yung maglalagyan mo ng lock. Ito yan. Check mo lang siya guys. Tapos taas. Tapos sabay baba. Yung kanyang lock dito sa taas. Tapos saan natin i-screw. Ayan. So yun siya guys. Tapos yung cover niya. Ito. Ayan. Ayan guys. Yan ang ating pag-install ng ating MTS. So ito yung wire na gagamitin natin guys. Number 8 at saka number 6. Ayan. Ito yan guys. Ito yung papunta dun sa ating genset. Tapos na naman yung papunta dun sa main source natin. At yung load source natin. So dito natin siya set up guys. Ayan. Malinan din yung kanyang main entrance. Ayan, dito tayo magsa-set up ng kanyang MTS. So, yun guys, nilagyan na natin itong ating panel box ng ating MTS. Nilagyan na rin natin yung kanyang breaker. Tapos guys, ito na yung ating PVC papunta din sa taas. Ayan, bali gumamit ako ng 3-port na PVC pipe. Ayan, so i-reclam lang natin. Ayan, tapos lagyan natin yung kanyang wire. So ito guys, lagay lang natin yung number 6 na wire. Pero yung wamos, yaman na. Muna na lang yun. So screw lang natin guys yung clamp. So yun guys, nilagay na natin itong PVC tsaka yung kanyang wire. Bali ito yung ating isang PVC guys dito. Yung una is yung ating source. Tapos yung pangalawa guys is yung load side papunta sa bahay. Tapos yung isang butas naman guys, yun ang papunta sa ating genset. So ito yun guys. Ayan. So maglalagay lang tayo ng entrance cap. So yun guys, bali nilagay na natin. So ilalagay natin yung breaker niya para ma-install natin. Bali ito yung source, tapos ito naman yung load. So set up lang natin yung breaker guys. Meanwhile, so bali guys, meron naman tayong tag. So ang line nila dito is nasa line to neutral. So ito yung gamit nating line, ito yung neutral natin, walang tagging. Ganun din guys sa load side nya. Ito yung line, tapos ito yung neutral. Ayan. So ilagay lang natin guys yung ating circuit breaker. A few moments later. Ito na guys yung ating source. Tapos na yung load side natin. So ilagay na natin guys. So susunod naman guys is yung ating load side. Ayan. Ito guys yung load side natin. So dito sa baba ito guys, dito natin siya itatap. Ayan.
lalagay dito natin sa tatap. Ayan. Tapos lang isang breaker guys, nilalagay natin is para dun sa ating genset. So itap muna natin dito guys. So yun guys, mali nilalagay na natin kaso mahirap lang ilagay guys kasi medyo makapal yung kablo natin. Number 6 kasi yung wire kasi medyo mahirap siyang iayos kasi. So ito guys, nilagay na natin yung line, tapos nilagay naman at yung neutral. Mali line ito, tapos ito yung neutral. Ayan. Kasi ang wire nila dito guys is nasa line to neutral. So kabit na natin guys isang circuit breaker na para sa genset niya. Ayan. So lagay natin dito yung ting wiring. Ayan. So ayos lang natin guys. Medyo mahirap pa lang kasi tayo medyo makapal yung kable. So yun guys, ito yung finish ano natin. Ayan. So nilagay na natin ating mga wiring. Ito yung source natin guys. Tapos load. Ayan, papunta dun sa taas. Tapos itong sa naman guys, ito yung ating atang sa ating genset generator. So ito yung tayo nag-jump. Ayan. Ito guys, bali ito yung line, neutral, line, neutral. Ayan. Ngayon dito sa taas guys, ito yung line niya. Tapos ito naman yung neutral. So yan ang connection niya guys. Ayan. Sa ating MTS. So ang sunod naman natin kasi silalagay is yung ating wire papunta sa ating generator. Ito guys yung ating plug sa ating genset. So madali na pagkabit nito guys. Yung dalawang magkaparehas ng plug, yan ang kanyang supply. Tapos ito guys, itong iba yung kulay, naka-silver, ito yung kanyang ground. Yung dalawang gold, yun ang kanyang supply. Ito yung natin ikakabit yung ating supply. Alito, saka itong isa. Basta magkapares ng kulay guys, ayan, gold siya. O kaya magkapares itong yung style ng socket niya. Tapos itong isa kasi guys, ito yung pinaka-ground. Ayan. 1 hour later. So bali guys, ito na yung ating circuit breaker ng ating genset. So ito yung jumper natin, yung tang dalawa papunta dito sa ating source ay load side. So jumper tayo guys. So ito naman guys yung ating wire papunta sa ating genset. Ito yan. Ito siya guys, ito. Ito yung wire papunta sa ating genset. Ito yan. Yan. So dun kasi natin lalagay yung ating genset. So ito naman guys, wire na ito. Ito yung papunta sa load side. Ayan. Ayan, load side papunta sa bahay. Tapos ito naman guys, isa. Ito yung source natin galing sa mismong AC. Ayan. Tapos ito yung breaker niya guys. Ito yung load side. Punta dito. Ayan, pataas. Ayan. Tapos ito naman guys, nag-jumper tayo dito sa ating breaker na isa galing sa genset. So guys, itatap lang natin. Guys, nakibit na natin. Ito yung AC natin. Ito yung genset natin. Ayan. So yan yung connection natin guys. So lagay lang natin yung takip. A few moments later. So ito na guys yung ating So ito guys, na-cream tape na natin. So itatap na lang natin guys yung ating ito yung source natin, ito yung load side. So dito natin siya itatap guys. Ayan. Ayan. Ito yung load, ito yung source. Ayan. Dito natin siya itatap. So yun guys, itatap, itanggalin natin sa kanyang main line. So itatap na natin. So, didisconnect lang natin itong line niya guys. Bali, nasa line to ground tayo. So, unahin muna natin guys itong neutral. So, natanggal natin guys ang kanyang neutral. So, kakabit na natin sa may papunta sa ating MTS. Thank you.
Manipis pa natin. Sampai guys, makin cakep. So sunod guys is yung kanyang line. So tanggalin lang natin yung kanyang electrical tape. So, nagyan na natin yung main line. Yung line, guys, ayan, tape lang natin. So yan guys, nitap na natin lahat. Ayan. So set na natin yung kanyang breaker. Ayan. Breaker niya guys, MTS. So subukan natin. Ayan, switch. Ayan. So millionaire guys yung sa loob. Ayan. Ito yung kanyang mismong switch. So, papinatin natin dito. Ayan. Mawala yung ilaw sa loob. Ayan. So, ito na yung kanyang MTS guys. So, switch natin sa AC. Ayan. So, sunod guys, subukan natin yung genset nya. So, nandito yung genset natin guys. Subukan natin. Hindi mo kasi may susot to. Hindi mo sundan yung hindi mo susot siya. Pag hindi mo sundan yung pattern. Yan. 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 Yung kanyang genset. Ayan. Hmm.
tumana yan, sir. Tumana yan, sir. Hey guys, yan. Tapos yung tayo. Effective yung generator natin. Ayan guys, nagbukas tayo ng ilaw dito sa FDR. Ayan. Ayan. So, bali, kumanta lang si sir sa loob. Binuksan niya yung kanyang aircon. Sakaw lahat? Oh, wala na sa ganyan talaga yan. Huwag mo lang pwede papayin yan. Check natin sa'yo, check ko nga. Well, check natin yung aircraft niya. Ayan. So, bali guys, naka-on. Ayan. Naka-on yung rep. Ayan. Jeep ko, sir. Ano yung aso? Oh, dito na lang, sir. Dito na lang. Oh. Kahit yung dito, sir, sa taas. Yan. Di ba may aircon dito? Ako, pwede. Oh, okay. Buksan natin. May tao dyan. Buksan kayo. Nakabukas, sir. Eh, bukas na. Ayan. So, check natin yung aircon. So, meron siyang aircon dito guys na isa. So, testing natin. I-on natin kung okay yung ano natin. Ito. Ayan, gumana guys. So, same pa rin natin yung motor natin, yung generator natin. So, dalawang aircon na itong gumagana guys, 2.5 tsaka 1 horsepower. So okay here guys, gumagana lahat. Ayan. So sulit. A few moments later. So tinatay na natin, so balik na natin sa AC. Ayan. AC na tayo. Yun. Ayos na. So yun guys, okay na yung genset natin. Tapos AC, ang connection AC to generator. So okay na siya lahat guys. Kaya yung drive, bali dalawang aircon na 2.5 ay 2.5 tsaka 1 horsepower na aircon. Tapos rep, tapos water dispenser, tsaka yung pump nya. Bali 7,000 watts kasi yun guys yung genset. So kaya pa yung i-load yung kanyang mga appliances. So yun guys, again, this is Jabon TV. Don't forget to subscribe, like, and share. At shoutout pala guys sa ating mga bagong subscribers, viewers. At guys, huwag kalimutan i-press natin yung notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod pang videos. So yun guys, again, good day po sa ating lahat.